What is your crystal clear purpose in life? Bakit po kayo nabubuhay? At nilagay ko po yung salitang crystal clear. Na po, yan ay ginagamit kasi sa salitang English na kapag sinabing crystal clear, ibig sabihin, maliwanag na maliwanag, na walang halo pong confusion. No? Kasi po, ito pong question na to, what is your purpose in life? What is the crystal clear purpose of your life? Is one of the most important questions in life. Ewan ko po kung natanong nyo na po sa inyong sarili yan. Ewan ko po kung naitanong na yan ng ibang tao sa inyo. At nung kayo'y nag-aaral, hindi ko alam kung naitanong sa inyo. Lalong-lalo na sa mga essay quizzes natin, no? Essay exams natin. Ako po ay, siyempre, 53 na ako ngayon, but gumraduate ako ng college at ng master's degree, pero never pong kinwestiyon yan sa klase na pinasukan ko, no? At never ko pong narinig ang question na yan at hindi ko napag-isipan ng matagal-tagal na panahon. Noon lamang bandang 16 years old, doon nagkakaroon na ng konting clarity yung purpose ng buhay ko. Praise God! Lahat po nang nakakaalam na ng kanilang purpose sa buhay, pakilagay niyo po sa comment box. Sabihin niyo, alam ko na ang purpose ng buhay ko. Ano po yung purpose ng buhay? Ito po yung ibig sabihin dito, ano yung dahilan kung bakit ka nabuhay? At anong dahilan? Bakit ka nabubuhay? So napakahalaga po talaga ng alam natin ito na crystal clear. Kasi ito pong purpose natin sa buhay na crystal clear, ito po yung magbibigay sa atin ng sense of fulfillment. Pakilagay po ninyo salitang fulfillment. Yung bang kontentong-kontento ka, hindi lang sa isip, kundi sa loob ng puso mo, merong sense of fulfillment yung pamumuhay mo. No? Alam po ninyo, marami pong mga tao nabubuhay na hindi nila alam ang purpose ng kanilang buhay. O kaya, meron silang alam sa purpose ng buhay nila, pero mali. Hindi tama ang kanilang pagkaalam ng purpose ng kanilang buhay. Kaya ngayong gabi, gusto ko pong sabihin na ito pong purpose ng buhay natin, una sa lahat, makikita natin lang sa dalawang reliable sources. Dalawang reliable sources lang. Ano yung dalawang reliable sources para matutunan mo at malaman ang tunay na purpose sa buhay? Una, na reliable source ng pagkaalam ng purpose sa buhay ay ang Biblia. No? Ang Biblia po. Amen? Dito po sa Biblia, nakasulat na mayroong lumikha sa atin. Ang tawag po sa lumikha sa atin ay Diyos. Kaya nga ang tawag sa Diyos, manlilikha. Creator God. Amen? And particularly, this Bible, binigyan niya ng pangalan ng Creator God natin na God Elohim. Yahweh Elohim. Pakilagay po ninyo sa inyo pong mga comment box. Yahweh Elohim. Yan po ang pangalan ng Diyos dito po sa Biblia, nagbigay ng buhay sa atin. Si Yahweh Elohim. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Israel. No po, yan ang Diyos ni na David, Diyos ni na Solomon, Diyos ni na Paul, lahat ng mga disciples, sina Peter. At iyan ang ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi na salita po ng Panginoon? And He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth and has determined their
pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. So dito po sa Acts 17:26, sinasabi po ng verse na to kung paano nilikha ng Panginoon ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao sa kani-kanyang bansa. No po. Salamat po na ako po'y nilikha na Pilipino at kayo po'y nilikha ng Panginoon na Pilipino. Hindi ko lang alam kung merong nakikinig sa atin na iba ang kanilang nationality. But if there are people who are listening to us who are not Filipinos, I would like to welcome you to the Philippines, and to Christ the Living Hope Community Church. So what does this mean? Why am I sharing this to you? The Creator God is the one who knows why He created us. No? Siya ang nakakaalam kung bakit niya tayo nilikha. So kailangan alamin natin kay sa ating Creator God na ang iniwan niyang aklat, ang Bible, at dito natin tingnan kung bakit niya tayo nilikha. Ano ang purpose? Bakit niya tayo binigyang buhay? Dito natin makikita ang pinaka-reliable source ng purpose sa buhay. Kasi po maraming pong mga tao na tumitingin ang kanilang purpose sa buhay sa iba-ibang mga aklat. Diba? Kagaya ng mga aklat ni na Viktor Frankl, ni na Eagleton, na nagsulat ng mga aklat tungkol sa meaning of life. No? Pagka kayo po ay nag-research sa internet, alam po ninyo, libu-libong mga aklat ang makikita ninyo na nagtuturo ng purpose sa buhay. Libu-libo pong aklat yan. Eh lahat po ng aklat na yan ay reliable kaya. Sapagkat yung mga aklat na yan na makikita nyo sa internet ay sinulat lang ng mga tao. Pero ito pong aklat na to, ang Biblia, galing po ito sa Diyos. Kaya ito po ang reliable source where you will find the purpose of your life. Pakilagay po sa inyong comment box, ang Bible ang reliable source. At ang pangalawang reliable source, para makita po natin ang crystal clear na purpose ng ating buhay, ay walang iba kundi kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ po natin makikita. No po? Ang dahilan po kung bakit ipinadala, isinugo ng Amang Diyos ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa na buhay siya 2,000 years ago, ang alam natin is for salvation and eternal life. Totoo po yan. Pero alam po ninyo, isa rin sa main reason, one of the main reasons why He came here on earth is for us to have an example. To set an example, paano mabuhay ng mayroong fulfillment, paano mabuhay ng mayroong meaning. At para sabihin ng Panginoong Jesus na, ganito kayo dapat mabuhay, kagaya ko. Amen? Jesus is our example. Kaya si Jesus ang pinaka-reliable source na pwede nating malaman ang purpose ng ating buhay. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 20 1 Peter 2:21, "For to this you were called because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps." Nawala yung word na steps dito. So, siya po ay nag-iwan ng example at dun tayo susunod sa ating buhay. Nampunin nyo, marami pong mga taong nabuhay dito sa lupa na sila'y nagsalita tungkol sa purpose ng kanilang buhay. Kaya po yung pong iba, ma-attract sila kung ano yung hilig. Kunwari, isa kang artist, ma-attract ka minsan sa purpose ng buhay ng isang artist.
ng isang singer. Kung mahilig ka sa poem, baka kukunin mo purpose ng buhay mo sa sinabi ni Shakespeare. Parang gano'n, no? Kung ikaw naman ay mahilig sa pelikula, baka kukunin mo ang purpose mo sa sinabi ni Lisa Soberano o sinabi ni Nora Honor o Vilma Santos. Panahon po namin yan. Ano? So, minsan, kung anong hilig mo, ang pakikinggan mo, yung mga taong ganun din ang hilig. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, ang mga tao ay hindi perpekto. Ang mga tao ay hindi alam ang katotohanan. Si Jesus lang ang katotohanan. At si Jesus lang ang magtuturo ng katotohanan. John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The truth is Jesus. And everything He said is the truth. Kaya kung maghahanap po kayo ng sagot sa purpose ng buhay, makikita po ninyo kay Jesus. Si Jesus ang nag-set ng example ng ating pamumuhay dito kung paano siya nagkaroon ng purpose sa buhay, yun din ang purpose ng ating buhay. Kaya pangatlo, gusto ko nang maintindihan ninyo kung ano po yung purpose ni Jesus. At kailangan, yun din ang maging purpose natin. At yung life ni Jesus, nandito sa Bible. Diba? The only two reliable sources, trustworthy sources, na pagkukunan natin ng purpose sa buhay, ay hindi aklat na ginawa ng tao, hindi galing sa mga tao na hindi perfect, bagamat may mga taong matalino, pero si Jesus lang ang perfect. At si Jesus lang ang katotohanan. Walang tao na katotohanan. Walang taong nabuhay na siya ang katotohanan. Si Jesus lang. Pakilagay sa comment box, si Jesus lang ang katotohanan. So, kung si Jesus ay tinatanggap mo na ang truth, siya ang katotohanan, paano siya nabuhay? Ano ang purpose ng kanyang buhay? Alam niyo kung anong purpose ng kanyang buhay? To do the will of God is our purpose, like Jesus. Ito po, ito talaga ang dapat maging crystal clear na purpose ng buhay natin. To do the will of our God, Elohim, our Creator God. Gawin ang kanyang kalooban. Amen? Gawin ang kalooban ng Yahweh, Panginoong Yahweh natin na lumikha sa atin. Kasi si Jesus, ganun siya nabuhay. Nung nabuhay ang Panginoong Jesus dito, hindi siya nabuhay sa sariling gusto niya. Hindi siya nabuhay sa sariling kalooban niya. Nabuhay siya para sa kalooban ng Ama, Amang Panginoong Yahweh. Anong sabi ng salita ng Panginoon dito sa Hebrews chapter 10 verse 7? Then I said, behold, I have come. Si Jesus po nagsasalita dito. Behold, I said, behold, I have come. Dumating ako, sabi ng Panginoong Jesus, in the volume of the book, it is written of me to do your will, O God. Hebrews 10:7, lagay po ninyo, Hebrews 10:7. To do your will, O God. Dumating ang Panginoong Jesus dito sa sanlibutan, dito sa ating mundo. Ang dahilan niya, to do your will, O God. Yan ang purpose ng Panginoong Jesus. No? Crystal clear sa kanya na kung bakit siya'y pinanganak, isinugo ng Ama dito sa mundo para tukdin ang kalooban ng Diyos. Amen? Clear na po ba? Kaya sabi po niya doon sa Lucas, no, kapitulo 12, 22 pala, Luke 22:42, nung nahirapan na siya na sundin ang kalooban ng Diyos, ano sabi niya? Saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Not my will, but yours be done. Isulat po ninyo, not my will, but yours be done. Kasi po,
tayo po lahat may will eh, no? Meron tayong mind, emotion, and will. At ang mga tao ay ang susundin niya yung kanyang human will. And there was also struggle in the life of Jesus to do or to follow his own human will. Pero alam po ninyo, ang parating prayer ng Panginoong Jesus, lalong-lalo na sa Gethsemane na humarap siya ng matinding paghihirap at pagsubok, sabi niya, "Not my will, but yours be done." So, yun po ang purpose ng buhay ng Panginoong Jesus, kung bakit siya nabuhay dito sa mundo, to do the will of the Father. At ngayon pong gabi na to, ito na po ang sagot sa tanong na, what is your crystal clear purpose in life? Our crystal clear purpose in life is to do the will of God just like the Lord Jesus. At lahat ng kalooban ng Panginoon, kung magtatanong kayo, anong kalooban ng Diyos? Nandito sa Bible. Ang kalooban po ng Diyos ay nakasulat dito sa Biblia. Kaya pagka nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos, magbabasa ka ng Bible, hindi paminsan-minsan. Sinabi ng Joshua chapter 1 verse 8, magbabasa ka ng araw at gabi para malaman mo ang kalooban ng Ama. Sabi ng Panginoong Hesus mismo sa Mateo 4:4, hindi nabubuhay sa tinapay lamang ang tao kundi sa pamamagitan ng mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya, mabubuhay tayo ngayon para sa salita ng Diyos. Sapagkat dito sa salita ng Diyos, dito sa Biblia, nandito ang kalooban ng Diyos. Dito natin malalaman lahat ng detalye ang kalooban ng Diyos. Amen? So ngayong gabi, yun po ang sagot, what is your crystal clear purpose in life? So kagaya ni Jesus, to do the will of God, to do the will of the Father. Ngayon, alam po ninyo, ang paggawa sa kalooban ng Diyos, mag-i-start na magaganap kung ngayong gabi ay mananalig ka ng lubusan kay Jesus. At kung tatanggapin mo si Jesus sa buhay mo, doon na lalong liliwanag sa isip mo ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay unti-unti mo nang malalaman kapag ka nag-start ka ngayong gabi ng totoong pananalig kay Jesus. Pagka nag-start ka na ibigay mo ang buhay mo kay Jesus at tanggapin mo siya sa puso mo. So kung basahin ng 1 Peter chapter 1 verse 7, ang sabi na salita ng Panginoon, that the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. I would like you to understand about the genuineness of your faith. Marami pong mga tao, lalo-lalo na sa Pilipinas, may faith sila kay Jesus. Pero alam po ninyo, ang tanong, genuine po ba yung kanilang faith kay Jesus? Ako, yung faith ko, alam ko mula nang maliit pa ako, may faith na ako kay Jesus. Pero naging genuine lang yung faith ko noong May 23, 1983, 16 years old ako, nung pinanaligan ko ng lubusan si Jesus as my Savior, Lord, and God. Naging genuine lang ang faith ko nung nag-click sa mind ko at sa heart ko, at alam kong tulong lahat ng banal na Espiritu yon, at ngayon tulungan ka rin ng Holy Spirit na mag-click sa heart mo at sa mind mo na kailangan kang manalig kay Jesus bilang yung God, Lord, and Savior. Manaligan mo siyang God, Lord, and Savior mo. As Savior, siya'y nag-alay ng buhay, nag-sakripisyo ng buhay sa krus.
inalay niya yung kanyang dugo para sa forgiveness ng ating mga kasalanan. Para sa cleansing ng ating pusong marumi. Kaya, pagka nanalig ka ng genuine kay Jesus as your Savior, naku, mapapatawad lahat ng kasalanan mo. Mapapatawad. At kailangan tanggapin mo siya sa iyong puso. Sabi ng Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me." Kumakatok si Jesus. Kumakatok siya sa buhay mo, sa puso mo. Buksan mo ang pintuan ng iyong puso kay Jesus. At ngayong gabi, papasukin mo siya. At pagka pinapasok mo si Jesus, doon na mag-i-start na malaman mo ang kalooban ng Diyos, kasi mag-i-start ka na nakasama si Jesus at magbasa ng Bible. At doon na magiging crystal clear ang dahilan bakit ka nabubuhay. No? At ano ang mangyayari sa buhay mo. Praise God! Diba? At alam nyo, before I finally close, sa pagtanggap kay Jesus sa puso mo at pananalig kay Jesus, mabibigyan ka pa ng eternal life. Buhay na walang hanggan. Ayan ang sabi na salita ng Panginoon dito sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. "And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son." Kahit na kay Jesus ang eternal life. "He who has the Son has life." Kung mayroon kang Jesus sa puso, tinanggap mo si Jesus, meron mong eternal life. "He who does not have the Son of God does not have life." Yung walang hindi tumatanggap kay Jesus ng totoo, walang eternal life. Sa verse 13, my closing verse, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God." So, sinasabi ng verse 13, no, kapag ka ikaw ay nag-believe sa pangalan ng Son of God kay Jesus, you may know that you have eternal life. Magkakaroon ka ng eternal life. Alam mo na ngayong araw na to na may eternal life ka. Ang ganda po niyan. No? Kasi mahirap mabuhay ngayon na hindi mo alam kung meron kang eternal life o wala. At bilyon-bilyon ng mga taong nabubuhay na hindi nila alam ang eternal life. Hindi nila alam kung sila yung may eternal life o wala. Pero sinasabi ng 1 John 5:11-13 na kung mayroon kang Jesus, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, nanalig ka ng lubusan kay Jesus bilang yung God, Lord, and Savior, ikaw ay binigyan ng gift ng eternal life. Amen? Praise God, nakinig ka ngayong gabi na to. At ngayon, uulitin ko lang, what is your crystal clear purpose in life? Ang crystal clear purpose ng buhay ay to do the will of God kagaya ni Jesus. Yan lang ang reliable na pwede mong panampalatayanan, hawakan na totoong purpose sa buhay, kasi galing sa Bible at galing kay Jesus mismo. Amen? At kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo nga ngayon, magiging mas maliwanag pa sa iyo ang purpose na yan. It will be clearer and clearer to you sa mga susunod na araw, lalo-lalo na kung magbabasa ka ng Bible at magpapatulong ka na maunawaan ng Bible at makikipag Bible study ka sa mga tao, nakasama ng mga tao yung tumanggap kay Jesus at natagpuan nila ang purpose ng kanilang buhay kay Jesus. Ang gawin, ang kalooban ng Diyos. Amen? Praise God! Ngayong gabi na to, sa aking pagsasara sa mensahe nito, what is your crystal clear purpose in life? To do the will of God. At ang mag-i-start dyan, kapag katinanggap mo si Jesus sa puso mo,
in-invite kita na tanggapin mo si Jesus sa puso mo ngayon at iayag mo ang yung genuine faith sa Kanya bilang yung Savior na namatay siya sa krus sa lahat ng iyong kasalanan. Binayaran niya ang iyong mga kasalanan sa kanyang kamatayan at dugo. Tanggapin mo siya. Amen. Lagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong puso at sasamahan kita, sundin mo ang prayer na to na pagtanggap kay Jesus Christ sa iyong puso as Savior, Lord, and God. Tayo pong lahat ay manalangin. Sundin mo ang panalangin ito. Lord Jesus, salamat po sa iyong presensya. Salamat po sa iyong salita. Salamat po sa iyong pagkatok sa puso ko, Panginoong Jesus. At ngayon po, na sandaling ito, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang pinto ng puso ko sa iyo. Panginoong Jesus, pumasok po kayo. Pumasok po kayo sa puso ko. Manahan po kayo at pag-arian po ninyo ang buhay ko. Panginoong Jesus, buong puso po akong nananalig sa inyo, genuine faith na kayo ang aking Savior sa lahat ng aking mga kasalanan. Namatay kayo sa krus. Namatay kayo, nag-alay kayo ng dugo para sa aking mga kasalanan. At ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Magmula sa gabing ito, Panginoong Jesus, I believe that you are my Savior of all my sins. At ngayon din pong gabi na to, Panginoong Jesus, yung aking genuine faith nasa inyo na. Susunod po ako sa inyo at mabubuhay po akong kagaya ninyo, Panginoong Jesus. Thank you, Lord Jesus. Now you are in my heart. And I also have eternal life. At ang mahalaga din, may purpose na ako sa buhay. Mabuhay akong kagaya ninyo. Gagawin ang kalooban ng Diyos Ama na lumika sa akin. Amen. Did you pray that prayer na tinanggap mo si Jesus? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Praise God sa lahat po ng mga nagsitanggap kay Jesus. At magmula sa araw na ito, mayroon na kayong crystal clear purpose sa buhay na mabubuhay kayong kagaya ni Jesus para kay Jesus, para sa kalooban ng Ama. Amen! Praise God! Praise God! Ito po ay kilos ng Banal na Espiritu, and I really would like you to understand that mula sa gabi ito, hawakan mo na yung Bible, mag-download ka sa cellphone mo, sa iyong cellphone, ng Bible. New King James Version. No? Yan ang isang magandang version sa Bible na pwede mong basahin. Kaya Tagalog na Biblia. At malalaman mo na ng padahan-dahan ang napakagandang kalooban ng Diyos. Good, pleasing, and perfect will of God for your life. Amen!